sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya at dumaramay. Naroon siya at dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako magtitiwala. Sa Panginoong Jesus ako nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang, haleluya. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan. Haleluya! Sa iyo pinapasan. Alalahanin mo sana, alalahanin mo sana, minamahal ka niya, minamahal ka niya, sapagkat ang Panginoon ay tapat kailanpaman. Haleluya! Biyaya niya't habag. Biyaya niya't habag. Sa buhay ko'y sapat. Sa buhay ko'y sapat. Panginoon Jesus, sa'yo lamang kami pagtitiwala, Panginoon. Haleluya. Wala kang katulad, Panginoon. Sa lahat ng iyong pangako, Panginoon, ay hindi nag-iba. Haleluya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag. Biyaya niya't habag. Haleluya! Sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa ipagligtas sa aming mga buhay, Panginoon. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Pangako niya'y di nag-iba. Haleluya! Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Mintal pa, pangako niya'y di nag-iba. Haleluya! Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon ay tapat. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Glory to His name. Hallelujah! 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 So mga kapatid, tayo na po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah! Magpasalamat tayo once again ngayong hapong ito at i-commit natin ang ating serbisyo sa Kanya. Amen! Hallelujah! 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 Siya'y ating lolhatiin ng ating Panginoon dahil napakadakila niya sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Amang banal na nasa langit, Lord Jesus, hallelujah. Maraming salamat once again, O God, sa pagtitipong ito, Lord, O God, na binigay mo sa amin, Panginoon, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, O God, sa lahat ng kabutihan,
Hallelujah. Binigay mo sa amin, Panginoon, Lord Jesus, oh God. Hallelujah. Ikaw lamang aming Diyos, Panginoon, na aming pupurihin, Lord. Tinataas namin ang iyong pangalan, oh God. Hallelujah, hallelujah. Nilalwalhati ka namin, Panginoon, oh God. Ikaw lamang aming dakilang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Wala kang katulad, oh Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad, oh God. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo, God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa aking mga kapatid na nandito ngayong hapong ito, Panginoon, na magpuri sa iyo, Lord Jesus, oh God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, sa aming mga buhay. Thank you for the bread of life, oh God. Hallelujah. Thank you for your loving mercy, oh God. And thank you for your grace, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon, na binigay mo, Panginoon, sa amin, Lord Jesus, oh God. Pinupuri ka namin, oh God, dahil ikaw lamang aming Diyos, oh God. Hallelujah. Ikaw lamang aming Diyos na buhay, oh Lord, oh God. Magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, oh God, hallelujah, sa lahat ng mga pagsubok na binigay mo sa amin, Lord, oh God, at pinatatatag mo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya, oh God, hallelujah. Dahil kung wala ka, Panginoon, wala kami dito, Panginoon, sa aming kinaroroonan ngayon, oh God, hallelujah, hallelujah. We give you all the praise, oh God, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Manalangin tayo mga kapatid at tumingin ng tawad sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano man ang nagawa natin, malaki man o maliit. Hallelujah. Humingi pa rin tayo ng tawad sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, oh God, nandito kami sa iyong harapan, Panginoon, oh God. Nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi ng tawad, Lord, oh God, hallelujah. Kung anumang pagkakasalang nagawa namin, Panginoon, ito man ay maliit, oh God. O malaki, Lord Jesus, oh God, patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Anumang gawain, oh God, na hindi maganda sa iyong paningin at naming kasalanan, O God. Patawarin mong bawat isa sa aming Panginoon. Kung mayroon ka man kaming hindi nagawa, Panginoon, na hindi maganda sa aming kapatid, O God. Hallelujah. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, dahil gusto namin, Panginoon, na ipakita sa iyo ang pagmamahal ng bawat isa, Panginoon, O God. Hallelujah. Upang sa ganon, magwalang maging sagabal sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Gusto namin ibigay lahat ng kapurihan sa iyo, Panginoon, ng aming pagpupuri ngayong hapong ito, Lord Jesus, O God. Hallelujah, hallelujah. I-prepare mo, Panginoon, aming mga puso at isipan, O God, na ikaw lamang aming pupurihin ngayong hapong ito, Lord. Hallelujah, na i-focus namin, Panginoon, ang aming mga sarili, Lord, O God, sa aming pagpupuri sa iyo, Lord, O God. Hallelujah. Hallelujah. Dahil alam namin, Panginoon, na alam mo, Panginoon, ang aming ginagawa, Lord Jesus, O God, at ginagawa namin ito, Lord, to glorify your name, O God. Hallelujah. 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 We give you all the praise. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Jesus' name. So mga kapatid, i-commit na natin sa Panginoon ang ating serbisyo ngayong hapong ito. Hallelujah. Dahil kailangan natin ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Gusto natin lahat na tayo'y magpuspos ng Kanyang banal na Espiritu ngayong hapong ito. Amen. Lord Jesus, kinukumit namin once again, O God, ang aming servisyo ngayong hapong ito, Lord, O God. Panginoon, alam namin na may plano ka ngayong hapong ito, Lord Jesus, O God. At ikaw lang pong nakakalam, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, mula sa music ministry, Lord, O God, basbasan mo ang aming mga awit, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, O God, upang hipuin ang bawat isa na nandito ngayon, O God, hallelujah, na magpuri sa iyo, Lord. Puspusin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na iyong banal na Espiritu, O God. Hallelujah, hallelujah. Lord, dalangin din namin ang aming tagapagsalita ngayong hapong ito, Panginoon. Hallelujah. Anoint her, Lord Jesus, O God. Bigyan mo pa siya ng tapat na kalaman ng iyong salita upang sa ganun may pahayag niya ang iyong mensahe ngayong hapong ito, Panginoon, O God. Tulungan mong bawat isa sa amin, Panginoon, na intindihin ang iyong salita, Panginoon, na ito'y madadala namin at magagamit namin sa aming paang araw-araw na buhay. At gagamitin namin ito, Panginoon, upang makapaghikayat ng mga kaluluwa na madala namin sa iyong kaharian, O God. Hallelujah.
Lord Jesus, oh God, dalain ko rin ang lahat ng mga bibigay ng patotoo, Panginoon. Patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Use them as channel of blessings, oh God, upang sa ganon, oh God, hallelujah, ma-bless, Panginoon, ang mga kapatid ko nandito na sa hallelujah, sa hapong ito at sa lahat ng mga nanonood, Panginoon, hallelujah. Continue to bless them, Lord, oh God, hallelujah, hallelujah. Lord, dalangin namin kung anuman kagagawan ng kaaway, Panginoon, oh God, hallelujah. Igapos mo sila, oh God. Palabasin mo sila ngayon, oh God. Sa oras na to, Lord, oh God, hallelujah. Sapagkat hindi sila nabibilang, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo, Lord, oh God. Ikaw lamang aming pupurihin. Wala nang iba, Panginoong Jesus, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, dalangin namin lahat, Panginoon, ang mga kapatid kong nandito, Panginoon, oh God. Continue to bless them, Lord, oh God. Hallelujah. Touch them, Lord, with your Holy Spirit, oh God. Hallelujah. Hallelujah. I-reveal mo sa kanila, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, oh God. Na ito'y aming panghahawakan, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga buhay, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, oh God, na iyong igagawad ngayong hapong ito, Lord. Ikaw pong manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kailangan namin ng presensya mo, Panginoon, upang sa ganon, oh God, makapagpuri kami sa iyo, Lord, oh God, ng taus-puso, oh God. Hallelujah. 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 Binabalik namin ang lahat ng ito, Panginoon, oh God, ang lahat ng kapurihan at kalalatian, Lord, sa iyong pangalan at matamis na pangalan, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Lahat ay magsabing amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, tayo na po'y magbatian. Amen. Dahil napakasarap magpuri at maglingkod sa Panginoong Jesus. Dahil siya ang lahat sa ating buhay. Si Jesus ang lahat sa buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes. Praise the Lord. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may saya. Kung kaya't may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may saya. Problema. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya, kung kaya't may hindi. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may hindi. Saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. 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 Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Magsiupo na po tayong lahat, mga kapatid. Amen! Sa lahat ng pinagpala, lahat ay magsabing, thank you, Jesus!
Amen. So lahat pa tayo pinagpala ngayong hapong ito, mga kapatid? Amen. So oras na upang ito ibigay, ipatutuon natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ako na muna, mga kapatid. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang kabutihan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dahil, alam niyo, mga kapatid, as a single mom in Japan, hallelujah, at lahat ng pangangailangan ay nakatuon sa akin, padala sa Pilipinas, pagbabayad dito lahat ng mga bills. So, napakahirap, mga kapatid, pagkasyahin ang sahod. Amen. Dahil alam ng Panginoon ang pangangailangan ko, mga kapatid. Amen. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kung naniniwala ko sa kanyang salita na kung faithful ka sa Panginoon, faithful rin siya sa iyo, mga kapatid. Amen. Dahil kahit nakulang yung sinasahod natin, mga kapatid, pagkakasyahin na niya ng Panginoon at may matatanggap ka pang blessings. Amen. Hallelujah. To make it short, magpapasalamat lang ako sa Panginoon dahil may natanggap po akong blessings last Friday. Amen. Si Lord na lang nakakaalam yun, mga kapatid. Pero, amen. And hallelujah. Nung binigay ko ang tithes ko kay Sister Desmond noong Friday, pagkatapos may natanggap akong blessings. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Binibigay ko lahat ng kapurihan sa ating Panginoong Jesus. So, mga kapatid, encourage ko lang kayo na kung ano man yung pagsubok natin sa buhay, huwag natin hayaan na ito yung hahadlang sa ating pagpuri sa Panginoon. Magpatuloy pa rin tayong magpasalamat sa Kanya, magpuri sa ating Panginoon dahil alam ng Panginoon kung ano ang pangangailangan natin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sinong susunod, mga kapatid? Amen. Praise God. Okay. Tapos si Kanda susunod. Okay. Gusto ko lang ibalik lahat ng papuri sa Panginoon dahil sa company kasi na pinagtatrabahuhan ko, mga kapatid, medyo nagkaka-problema at saka nag-aalisan yung mga staff, lalo na yung mga foreign teacher. So dun sa center na pinagtatrabahuhan ko, dalawang umalis. And then, merong in-approach ako ng isang katrabaho ko na sabi niya, bakit daw hindi ko sabihin sa head office na ako yung pumalit dun sa isa. So nung una nag-struggle ako, mga kapatid, pero pinag-pray ko and then nag-email ako sa head office. And then sabi ko sa sarili ko, kung will ng Panginoon, kung ano man ang magiging resulta, kumbaga hindi ako maapektuhan. And then ang sagot sa akin ng head office ay, hindi daw kasi sa type ng visa ko daw, sabi naman nila. So sa akin, so nagsusorry sila. Na, pero sa akin, okay lang naman, at least tinry ko. Pero last week ko lang nalaman na sabi nung manager namin na mag-a-attend ako ng EC meeting. Kasi yung EC meeting para sa mga foreign teachers sa head office. So wala pa rin akong idea na bakit ako mag-a-attend. And then kasi na-reshuffle na bago yung mga manager, mga ganun. And then sinabi nila sa akin na ako pa lang magli-lead, mag-handle ng isang class. So that means, sabi ko kasi nung sabi nila sa akin na no yung yung reply nila sa akin. So kung sagot man nila sa akin ay no, mag-stay pa rin ako kasi nga bilang anak tayo ng Panginoon at sila yung tumulong sa akin na sumuporta ng visa ko. So kahit na sa totoo lang, hindi ka ganun kataasan ng bigay nilang sahod. Pero hindi yun ang tinitingnan ko. Kasi, syempre, naalala ko nung minsang Wednesday na nag-attend kami. Kaming tatlong magkakapatid nag-uusap habang daan, papunta dito sa church. So, yun ang pinag-uusapan namin. Yung integrity mo ba bilang isang tao? Kahit na hindi Kristiyano, bilang isang tao. So, tumatanaw ako ng utang na loob sa kumpanya. So, parang talaga ako, mga kapatid, na ewan ko kung anong nangyari. Ang alam ko lang, ang Panginoon ang may plano ang Panginoon at hindi ko rin alam kung ano 'yon. So, ang gusto ko lang lahat ibigay at kumbaga i-commit lahat
ang mga bagay-bagay sa Panginoon. So, you know, pag talagang will ng Panginoon, walang magagawa ang sino man, 'di ba mga kapatid? So, talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Amen. Hallelujah. Yeah, tama nga sinabi mo, sister, dahil ang isang Kristiyano, mga kapatid, hindi basta-basta nag-give up, right? Amen. Dahil kung magtitiwala tayo sa Panginoon, hallelujah, at ito ay haharapin natin. Amen. Kagaya ko na lang sa pagtatrabaho ko sa school, almost 11 years, kahit na mababa ang sahod, hindi ko pa rin gini-give up yung trabaho ko dahil mga kapatid, dahil mahal ko ang trabaho ko eh. Mahal ko ang mga bata eh. Ganyan din ang pagmamahal ko sa Panginoon. Dahil kahit na anong hirap, kahit anong pagsubok yan, haharapin ko dahil alam ko na may Panginoon akong pinaglilingkuran na buhay at alam niya kung anong ginagawa ko. Amen. Just give glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sinong susunod mga kapatid? Amen. Praise God mga kapatid. Si Lord talaga napakaganda ng ginawa sa buhay ko. Amen. Natatandaan niyo po nung last year na pumunta po ako dito. At nag-decide po akong dito na magsimba. Pero nung time na yon, hindi pa po buo yung loob ko kasi may mga naiwan po ako dun sa church na iniwan. May mga kaibigan ako naiwan dun sa kabila. Pero by prayer, kahit bumalik po ako dun, lagi po akong nagdadasal na sinasabi ko na, Lord, kung ano yung kalooban nyo na sana hipuin nyo yung malapit sa puso ko na bigyan nyo kami ng tamang daan kung saan yun nararapat kong puntahan. Napakasimple lang po ng ginawa ng Panginoon. Nag-snow po nung araw na yon. At lagi pong magkakasama kami ng best friend ko magsimba. Kaya isang sasakyan lang po ang ginagamit namin. Kung bakit nung araw na yon nag-snow. So nagkaroon ng snow yung windshield niya. Yun po ang naging dahilan na late po kami ng mga 30 minutes. Tapos nung on the way na po kami sa simbahan, hindi po namin plano yun eh. Alam ko po na God's plan na po yun. Amen. Sabi niya, parang late na tayo. Sabi niya ganun. Sabi ko, oo nga, late na tayo. Gusto mo pumunta tayo sa Filipino service? Hindi po nagdalawang isip yung kaibigan ko. Sabi niya, saan ba yun? Sabi ko, sa Shibuya. Tapos, yun po, nagpuntak po kami diretso dito. Tapos, kasi ang kalooban pala ng kaibigan ko si Helen na nung time na yon na gusto niya talagang mabigyan ng gift of spirit, ay ng banal na spirit. Kasi matagal na niyang, pinipray niya pala yun nung bago pa lang siya magsimba nung araw na yon. Praise God, napakabuti ng Panginoon kasi unang punta po niya rito, binigyan na po siya ni Lord ng banal na spirito. Napakabuti po ng Panginoon. At hindi pa doon natatapos ang testimony ko. Gusto ko rin po ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Diyos sa aking asawa. Na hindi pa man po siya nakakarating dito, pero may faith na po siya na may Panginoon. Kasi lagi po ako nagsishare sa kanya. Amen. Kasi nagtatrabaho siya sa kumpanya ng eroplano. Tapos napakarami po ng mga tauhan doon. Kung bakit sa dami-dami po ng mga dapat naman ma-promote, na-promote po siya. Tapos tinatanong niya po ako, sabi niya ganun, nararapat ba ako sa posisyon na ito? Sabi ko sa kanya, hindi ikaw ang may niyan, hindi ikaw ang may plano niyan. Plano yan ng Diyos. Ipagdasal natin na bigyan kanya ng wisdom at ng tamang karunungan para manggampanan mo yung
Nakakatuwa lang po ang blessings ng Panginoon kapag nagtitiwala tayo sa Kanya kasi lahat po ng kagandahan na para sa atin binibigay niya. Amen. Meron pa pong isa? Sorry po. Kasi po yung biyanan ko kasama ko po sa ano sa bahay. Ano, kagagaling lang po namin ng ano ng Bible study dito na si Pastor Dutch tomorrow ang nagtuturo. Nasa kusina po ako nagtutupi ng ano ng mga pinamilihan ko na ano na plastic. Yung biyanan ko nagsasalita po mag-isa, sabi niya, ano ba to? 1 week na ako umiinom ng gamot. Sabi niya, hindi gumagaling yung ano ko, yung likod ko, tsaka hindi ko na may angat yung kamay ko. Hindi ko po alam, basta may parang may narinig ako na this is the time. Kasi nung bago noon, nung sa Bible study namin, sabi ni Pastor, i-develop niyo yung ano, yung binigay sa yung gift ni Lord, yung power niyo, i-try niyo minsan. Parang may nagbulong lang, sabi, this is the time. Tapos hindi ko alam, lumapit ako sa biyanan ko. Sabi ko sa kanya, saan ang masakit sa'yo? Sabi niya, masakit nga daw yung ano, kanang kamay niya, hindi niya may angat. Ang ginawa ko po, ano, hindi po ako muna nag-pray. Nag-praising, sabi ko, there's a power in the name of Jesus. Hallelujah. Puro ganun lang, mga 15 minutes, ganun lang ako. There's a power in the name of Jesus. Amen. Tapos sabi niya, anong ginagawa mo? Ba't ang init-init? Tapos dun ko, nung sinabi niya pong mainit, nilay hands ko na po siya. Tapos nag-pray po ako. Tapos hindi niya alam, inaano-ano ko yung likod niya. Sabi ko, ano, release the, ano, the work of evil. Yung mga ano dito, mga pain. Sabi ko lang ganun. Tapos sabi kong ganun, ano, in Jesus' name. Sabi ko, ubatiyang, ano, te agite. Tapos nagulat siya. Sabi niya ganun. Are, sabi niya ganun, nanista, no? Sabi niya ganun. Na-amaze siya, sabi kong ganun. Hindi ako yung gumawa sa'yo, sabi ko. Sabihin mo, thank you, Jesus. Sabi niya. Amen. Yun ba yung, ano, yung Panginoon mo? Sabi ko, Panginoon natin, sabi ko. Magpasalamat ka kasi hindi ako yung gumawa nun, sabi niya ganun. As akala ko naman, sinasakyan lang ako ng biyanan ko. Pero, di-declare ko na talaga na gawa ni Lord yun. Kinabukasan pag-gising ko, kinukwento niya pa sa asawa ko, sabi niya, ang sarap ng tulog ko, ginamot ako ni Yuna, yung kamisama niya. Praise God. Praise Nawala, naiaangat ko na yung kanang kamay ko. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Ang ating Diyos ay ang dakilang manggagamot. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Makapangyarihan ang pangalan ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. I-declare lang natin yan kung tayo magmanalangin, mga kapatid. Hallelujah. And of course, kinakailang maniwala tayo. We believe. Amen. Okay, hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Gusto ko lang pasalamatan, mga kapatid, ang Panginoon na binigyan niya ako ng isang pagkakataon, mga kapatid. Kaarawan ko ngayon, mga kapatid. Amen. So, happy birthday! Maraming salamat sa Panginoon, mga kapatid, na sinabi ko sa Panginoon, Lord, habang ako ay may hininga, pupurihin kita, Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Meron pa, mga kapatid? Hallelujah. Okay, so this is the last to Christita. Yeah. Oh, sister. Sige, siya muna. Meron nga, pero delikado. Si last one, last one. Amen. Hallelujah. Okay. Salamatan ko lang, Panginoon, sandali lang, kunti lang. Okay, make it short. Amen. Hallelujah. Hello, mga kapatid. Praise the Lord. Hey, kasi hindi ko alam. Pakarana, hindi ko alam. I don't know that. Lahat ng preaching ni Pastor, that's more sa akin tumatama. Kasi last week Friday, I go to immigration. Nagpunta ako sa immigration.
mayroon doon. Sabi ko, bago ako umalis, lumuluhod ako sa Diyos, umiiyak ako, Lord. Wata si nani mo dikimasen. Wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko, anak mo ako. Tulungan mo ako. Kasi every one year, kasi mag-inchu ako ng visa ko dahil single mother ako. 13 years, I'm divorced in Japanese men. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng visa. Sabi ko, kasi one year, kailangan mag-renew. Tapos, sabi ng immigration, anata itso mo. Ito sang. Jesus. Anata itso mo. Kure. Jesus. Wata si Oboy Tero? Naalala mo ako? Kilala mo ako? Hi. Wakarimasta. Yes, kami sama. Minasang. Aistimas. Karane. Praise God. Yun lang po. Yun lang ang sinabi ko. Lahat kayo mahal ng Diyos. Sabi niya, Oboy Timas. Sabi niya, Wakaro. Ito sang. Sabi niya sa akin, tas kita agiro. Incho, the shop visa, ni Juhatsi, 28, tapos na ang visa mo, halika. Sabi ni ito isang, uning nga si Mas, ha? Emina, narandero. Naglalain kami. Wata si Sai Gudes, Ides, ang dami anata, Sai. Jesus, numusume, the shop. Sabi ko, Lord, salamat. Kaya sabi niya, sabi ni Pastor, wag kang yung kanina, yung English, ayun. Don't left behind. Yeah. Lord, tulungan mo ako, turuan mo ako mag-English. Amen. Kaya sabi ko, bakit laging na sa akin yung, sa akin yung preaching ni Pastor? Kasi last week sa akin din, yung may nag-ano sa akin. Amen. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ng immigration, okay lang, halika dito. Sabi ko, sabi niya, wag kang titigil, don't leave behind, di ba, sabi niya. Sabi ko, ututoy, nung Friday, bumalik ako sa immigration. Nagpunta ako ng City Hall, sabi ng immigration, ito ang dadalhin mo, pumunta ka ng City Hall, humingi ka ng papel. Sabihin mo ganito, sabi ng mga City Hall, ito sang, oide, kure, kuyaksyo mo tite. Yute, kuyaksyo kara, minagita kara. Deng watcho dai, immigration, sabi niya. Yeah, sabihin mo sa mga immigration, patawagin mo sila dito, sagutin namin, hawak ka namin. Sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko, salamat. Kaya we praise you, Lord. We glorify your holy mighty name in the heaven. Lord God, salamat. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Meron pa mga kapatid? Kung wala na, meron pa? Amen. So, kung wala na mga kapatid, okay. So, last one. Amen. Praise the Lord. Nice ko lang pong pahayag ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po, kahit linggo-linggo nandito ka sa harapan para magpatotoo, isang katotohanan nyo na talagang ang Panginoon hindi tumitigil sa araw-araw ng buhay natin. Lagi siyang may ginagawa. Nais ko lang patuloy na purihin ng Panginoon dahil sabi nga po, kahit na nga po sabi niya, isang hibla na lang o isang hangin na lang or parang yung isang paa mo parang ando na malapit ka na. Pero yung pag sinabi ng Panginoong hindi pa, yung kamay ng Panginoon, laging nandun, nakaalalay sa atin. Hallelujah. Dahil naranasan ko nga po yung mula nang malaman ko na meron akong karamdamang high blood, yung hypertension, isang beses po yun na nag 180 ang dugo ko. Mula po noon, nag 160 siya, 150, 140. Nung nakaraan lang po na nag 183 over 102 po siya. Sabi po nila, yung iba daw po pagka ganon, bumabagsak na. Tapos pagising mo, buti kong gigising ka pa, di ba? Either sa mamatay ka, either sa ma-stroke ka. Pero, hallelujah, salamat sa Panginoon kasi amen. Yung pag-iingat niya, tunay na ramdam ko.
Sabi nga po, di ba, mas maganda yung pag may sakit ka, may nararamdaman ka. Ibig sabihin, pinaaalala ng Panginoon, may sakit ka, dapat kang gamutin, dapat kang lumapit sa akin unang-una. Maganda yung may sakit ka sa loob ng katawan, nararamdaman mo, may kumikirot. Kasi, hallelujah, kasi alam mo, buhay ka pa. Hawak mo pa yung buhay na pinahiram ng Diyos sa'yo. Na yung pag po tayo may sakit, imbis po matakot tayo, isipin natin, Lord, salamat po, nararamdaman ko pa yung sakit. Kasi ibig sabihin nito, buhay pa ako. May pagkakataon pa ako para makapanumbalik sa'yo at makapaglingkod pang patuloy sa'yo. Salamat sa Panginoon dahil umabot man ng ganun yung dugo ko. Although nanikip po yung dibdib ko, nagpalpitate po ako, parang tinutusok ng karayom yung dibdib ko, pati yung ulo ko sumasakit. Pinag-pray po ako kanila, Pastor. Natapos ko pa rin po yung maghapon na PI namin, kahit first time ko pa lang po, first day ko yun. Sabi ko, tatapusin ko to kahit pag break time namin, nakatalong ko lang ako ganun para kahit papano. Sa awat habag ng Panginoon, talagang, sabi nga, alam niyo po yung nakalagay sa Bible, yung alagad ng Panginoon na sinabi niya, kukunin ko na ang buhay mo, babawiin ko na. Pero nung yung anak niya na yon naglumuhod sa harap niya, nakalimutan ko na po yung pangalan niya, naglumuhod sa harap niya, humingi siya ng palugit para pakapaglingkod pa. Dinagdagan ng Panginoon ang buhay niya, ilang daang taon pa yata po yung inabot. Kaya patuloy lang po tayo mga kapatid na kumapit sa Panginoon. Kahit man po nangihina po tayo, alam po ng Panginoon yon. Lagi lang nating hilingin, huwag niya tayong pabayaang malayo sa Kanya. Kasi pag nalayo po tayo sa Kanya, yung kamay niyang nagpapala, yung kamay niyang nag-iingat sa atin, malalayo rin po sa atin. Di po natin hawak ang buhay po natin. Maraming marami pong salamat sa Panginoon. Pinupuri ko siya at sinasamba. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So tayo na po yung magpasalamat sa Panginoon mga kapatid. Tinatawagan ko na po Sister Josie upang ipanalangin ang ating mga patotoo. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Inaanyayahan ko ang bawat isa sa amin, sa atin, mga kapatid, ay tatayo. Ipanalangin natin ang ating mga lahat ng patotoo, mga kapatid. Alam ko, mga kapatid, na ito ay importante, mga kapatid, sa ating buhay. Kahit na hindi tayo, mga kapatid, na magsalita sa salita ng Panginoon, ang isalita natin, mga kapatid, ito ang personal testimony, mga kapatid. So maraming salamat sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, O Lord Jesus, Lord God. Pupurihin ka, Panginoon, O God, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, O God, sa lahat ng mga patotoo, Lord God, na aming narinig, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O Lord God. Lord, sa bawat isa sa amin, O Lord God, o nagbigay ng patotoo, Lord God. Alam ko, Panginoon, O God, na ito'y gagamitin mo, Panginoon, upang kami ay lalakas, Panginoon, O God, sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, salamat sa kahilingan, Panginoon, salamat sa pagpapala, salamat sa kalakasan, Panginoon, O God, na binigay niyo sa amin. At Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy ka, O Lord Jesus, sa bawat isa sa amin. At gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Lord God. Maraming maraming salamat, Panginoon, O Lord Jesus, Lord God. At ibigay ko lahat, O Lord God, ibabalik ko lahat ang kapurihan, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Amen. At tayo na po'y magbigay ng mga papuring awit. Amen. Bilang pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. So tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga sa awit, salamat, 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 Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Tayo magpasalamat sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dahil ang ating Diyos ay napakabuti. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Kapatid, ang Panginoon ay napakabuti. Amen? Hallelujah. Napakabuti sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Hallelujah. 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 Awitin po natin ang awit na pinamagatang kay buti-buti mo, Panginoon. Tunay na napakabuti ng ating Panginoong Hesus, kaya karapat dapat siyang purihin at pasalamatan. Yan lang ang ating magagawa sa ating buhay, ang pasalamatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tinatawagan ko na po Sister Leia upang manalangin sa ating mga alay at ikapo. Amen. Hallelujah.
Praise the Lord. Muli po tayong tumayo, mga kapatid. Atin pong itaas ang ating mga kamay kasama ng ating mga ikapo at handog sa ating Panginoon. Let us lift up our hands with our tithes and offering. Panginoong Jesus, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa, O God. Sa kalakasan, Panginoon, na kami po ay nakapagtrabaho sa buong linggo, Lord Jesus, sa iyong pag-iingat, sa iyong patnubay, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, naming nararanasan sa bawat araw, O Lord Jesus. Maraming, maraming, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa. O Lord God, dalangin ko po na pagpalain mo ang lahat ng aming iaalay sa oras na ito, Panginoon. Maliit man o malaki, Panginoon, ikaw ang nakakakita ng aming mga puso, O Lord God. At alam mo, Panginoon, ang aming desire, O Lord God. Lord Jesus, dalangin ko, Panginoon, na hipuin mo ang bawat isa na kami ay matuto, Panginoon, na maging isang masiyahing magbigay sa iyo, O Lord Jesus. Na kami ay magkaroon ng labis na pagmamahal sa iyong gawain, O Lord God. At dalangin ko, Panginoon, na i-bless mo ang bawat tahanan, i-bless mo ang bawat trabaho, i-bless mo, Lord Jesus, ang aming simbahan, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming mga offering, maraming kaluluwa ang maliligtas, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. At sinasaway namin anuman ang kagagawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Hindi siya magtatagumpay, sapagkat, Panginoon, ang iyong dugo ang siyang lulukob sa bawat isa sa amin, O Lord God. At inaalay namin ang lahat ng ito na may pagpapasalamat. Yes. Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa mga alay at ikapo, Lord, O God. Hallelujah. Gamitin mo po, Panginoon, ito sa iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. 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 Tayo na po ay dumako sa ating spiritual na pagkain, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung tayo po ay na-bless sa ating mga patutuo, tayo ay mabibless ulit sa pagbibigay ng minsay ng ating kapatid na si Sister Dayan. Amen. Lahat ay magsabing pagpalain ka, Sister Dayan. Amen. Hallelujah. The Lord is with you. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko na ang lahat sa atin ay busog na sa mga patotoo pa lang at sa ating papuri sa Panginoon. Tayo ay busog na, pero naniniwala ako na sa pagdagdag ng salita ng Panginoon na meron sa bawat sa ito, na para sa bawat isa sa atin ngayon, ay tayo ay muli mas mabubusog pa. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, maaari ba tayong pumunta sa 1 Kings Chapter 3, Unang Hari. Kapitulo 3, from verse 3 to 5.
Ang cute ng boses ko, di ba mga kapatid? Hallelujah. 1 Kings chapter 3 from verse 2 to 5. At maaari po ba tayong magstayo? Hallelujah. First King chapter 3 from verse 3 to 5. Hallelujah. At sabay-sabay nating basahin mga kapatid. Sa Tagalog, syempre, hallelujah. At inibig ni Solomon ang Panginoon na lumalakad sa mga palatuntunan ni David na kaniyang ama. Siya'y naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa matataas na dako. At ang hari ay naparoon sa Gabaon upang maghain doon, sapagkat yaon ang pinakamataas na dako. 1,000 handog na susunugin ang inihandog ni Solomon sa dambanang yaon. Sa Gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi. Amen. At sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Hallelujah. At pumunta tayo mga kapatid sa verse 9. Ito ang sinabi ni Solomon sa Panginoon. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay makalugod at nakalugod sa Panginoon. At hiningi ni Solomon ang bagay na ito. Verse 11 hanggang verse 12 po tayo mga kapatid. At sinabi ng Diyos sa kaniya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyong katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Narito aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sinuman pagkamatay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. At isa pang verse, mga kapatid, sa Mateo 7. Hallelujah. From verse 7 to 8, mga kapatid. Hallelujah. Matthew 7. From verse 7 to 8. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, tayo ay manalangin. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat, Panginoon, muli sa iyong salita. Hallelujah! Binigyan mo na kami, Panginoon, nitong umaga ng iyong salita. Subalit, binigyan mo pa kami, Panginoon, ng hallelujah, ng panibagong salita na aming hallelujah, magiging gabay sa aming paglakad sa iyo, Panginoon. Hinihiling ko, Panginoon, hallelujah, na ang bawat isa sa amin na naririto, Panginoon, na handang makinig sa iyong salita, Panginoon, ay bigyan mo ng karunungan na maunawaan ang bawat salita na meron ka sa bawat isa sa amin. Hinihiling ko ito, Panginoon, at ako'y naniniwala at nagpapasalamat sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Maari na tayong umupo, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. So yun, mga kapatid, dun sa First King, narinig natin, binasa natin yung kwento ni Solomon. Kung kasi after ni David, mga kapatid, siya yung naging hari. So si Solomon bilang
bata pa at alam niya sa sarili niya na wala siyang ganong karanasan, wala siyang karunungan, wala siyang katalinuhan para pagharian yung mga tao bilang isang hari. So hiniling niya sa Panginoon, Panginoon, ako, kilala mo ako. Ikaw ang nakakaalam kung sino ako. Hindi ko magagawa ito, sabi ni Solomon, hindi ko magagawa ito kung wala ang iyong gabay. Ganon. So si Solomon ay humingi ng hallelujah, ng karunungan o ng kaalaman kung paano niya mapapatakbo yung bilang hari. Amen? So hallelujah. Nakita natin mga kapatid na yung ang sabi ng Biblia, inibig niya ang Panginoon. Hallelujah. At sa sumunod na verse, dahil sa hiniling niya sa Panginoon, nabigyan siya ng kaalaman kung paano i-handle, kung paano pamunuan ang mga tao. So, ang ibig sabihin nun mga kapatid sa pangungusap ng Panginoon sa akin ay iniibig din ni Solomon yung mga tao na nasa paligid niya. Dahil kung wala lang sa kanya, yung, oh, ihari ako, kahit anong gusto niyang gawin, pwede niyang gawin, di ba, mga kapatid? So, kahit tayo, di ba, yung, kapag meron tayong gustong gawin, na basta-basta na lang natin ginagawa yung mga bagay na walang, hindi mo na tayo nag-iisip dahil kung ano na lang yung ganon. So, nakaka-bless si Solomon, mga kapatid, dahil nandun yung pag-ibig niya sa Panginoon at pag-ibig niya sa mga tao. Hallelujah. So sa New Testament, alam ko na mga kapatid na familiar kayo dun sa verse na yung sinabi ni Jesus kung ano yung greatest commandment, di ba? Hallelujah. Which is to love God, di ba? With all your heart, mind, and soul, and to love your neighbor. Amen. So yung sinabi din, di ba, yung ginawa din ni Solomon sa Old Testament pa lang ay ganun na. Minahal niya, inibig niya yung ang Panginoon dahil nabasa natin na nag-alay siya sa Panginoon. Tapos after niya mag-alay, hallelujah, dahil siya ay mayroong kahilingan sa Panginoon, nag-alay muna siya bago humili, mga kapatid. Hindi ba tayo nakaka-relate na simula nung bata, di ba? Alam, nung bata rin ako, naalala ko that tuwing mahihingi na ako kay mama or kay papa, nagpapagood. Ang tawag, nagpapagood siya. Yung gagawa muna ako ng, alam kong ikatutuwa ni mama, yung magugas ako ng pinggan, kahit wala siyang sasabihin. Magdidilig ako ng halaman, maglilinis ako, kahit wala siyang sinasabi. Amen. That's dahil sa kadahilanan na mahihilingin ako sa aking mama, sa papa ko. So, ganun din ang ginawa ni Solomon. Hallelujah. Hallelujah. Sa pag-ibig niya sa Panginoon, no, nagbigay muna siya ng pag-alay. Hallelujah. Sa kanya humiling, sa kanya humiling sa Panginoon. Pero alam mo mga kapatid, di ba nung sa Old Testament, kasi ganun yung pag-aalay ng mga tao sa Old Testament, yung nagsusunog, nag-aalay ng mga hayop, ng mga first harvest. Pero purihin ang Panginoon mga kapatid dahil nung dumating, nung pumunta ang ating Panginoon na nagkatawang tao at namuhay kasama nating mga tao, mga thousand years ago, ay inalay niya, mga kapatid. Alam ba natin yon? Purihin ang Diyos. Inalay niya ang sariling buhay niya para sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Nagpapako ang ating Panginoong Jesus sa krus. Inalay niya ang kanyang sarili para sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, doon tayo mga kapatid sa, ang sabi, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Alam ko sa biyaya ng Panginoon, lahat tayo dito meron ng testimony. Amen. Na tayo ay humiling. Tayo ay humiling at natanggap natin, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Meron din akong, ganun mga kapatid, testimony na sobrang hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Alam mo yung sobrang, God, ako ba talaga to? Yung kasi 3 years ago mga kapatid, yung siguro sila Sister Yuna o yung kaibigan niya hindi pa narinig to. 3 years ago kasi nagkasakit yung bunso kong anak.
Praise God. Nagkaroon ng sakit yung bunso kong anak. Cancer siya. Stage 4. Stage 4. Tapos, kasi nung time na yon 3 years ago, ano ko, Roman Catholic ako. Pero nandun yung faith ko na nakikipag-usap ako sa kanya, ganyan. Tapos nagpe-pray ako ng rosary, ganun. Pero sabi ko, bakit nangyari to, Panginoon? Ano yung reason? Ano yung reason bakit nangyari to? So, naging aware ako nung mga time na yun na yung mga kaibigan ko nag-aano sa akin, ay, punta tayo sa church. Eh, ako kasi naghahanap ako ng, ano, ng sagot, kasagutan sa tanong ko. Kasi, Panginoon, bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Wala namang history sa both side ng family ko na cancer, ano yan, ganon. Sabi ko, Panginoon, bakit? Ano yung reason? Ganon. Tapos sabi ko, kasi nung bata pa ako, parang paniniwala ko na sa lahat ng nangyayari, may reason. So yung 3 years ago, talagang doon ako nagtanong ng sobra sa Panginoon na bakit yun nangyari. So yun yung mga... Yung kaibigan kong Japanese, nagbigay ng umamuri, mga ganon. Tapos sabi ko, tapos yung kaibigan ko na nasa Saudi Arabia, which is Muslim, sabi niya, Dayan, pinagdadasal namin ang iyong anak. Tapos meron namang Christian na, oy, Dayan, pinagdadasal. So, nagtanong ako, Panginoon, bakit ganon? Ako ba ang mali? Sila ba ang mali? Ano? Ganon. Tama ba itong ginagawa ko na pagro-rosary ko na to? 3 times a day naman ako nagro-rosary. 5 mysteries, Panginoon. Bakit hindi mo pa rin dinirinig yung ano ko? E di nagtanong talaga ako. Tapos pumunta ako ng simbahan. Sabi ko, basta lahat ng nag-aalok sa akin, oy, Dayan, punta kayo dito. Pinupuntahan ko. So, pumunta ako doon sa church, sa Roman Catholic, na binigyan pa ako ng Mama Mary 3 years ago doon. Tapos, mga kapatid, hindi ko makalimutan, nung pumunta ako doon sa Roman Catholic na yon, ang kinakanta nilang hindi ko makalimutan yung, Come Holy Spirit, I need you. Yun. Come Holy Spirit, we pray. Then, come with your strength and your power. Come with your own special way. Yun. Linggo yung pumunta ako doon. Pero nung pumunta ako doon, sabi ko, Panginoon, dito ba? So, numama ba ako dito sa Roman Catholic na to? Ganon. Tapos nung the next Sunday, meron naman sakto na conference dito. In-invite ako ni Sister Amelia. Thank you, God. Sa buhay ni Sister Amelia. So, sabi ko, pupunta rin ako doon. E di pumunta rin ako dito. 3 years ago yon. So, ayun na. Habang, di ba, 1 week yon. Within 1 week na yun, nasa utak ko yung kantang yon, Come Holy Spirit, I need you. Pero para sa akin, parang putso lang, parang normal lang na kanta, na laging kinakanta. Pero hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Nung napunta ako dito, mga kapatid, purihin ng Panginoon sa kanya lahat ng kapurihan, ako ay sobrang nagpapasalamat dahil na-filled ako ng Holy Spirit. Yun na yun, Come Holy Spirit, I need you. Na hallelujah! Ang Panginoon, yung pamamaraan niya, mga kapatid, ay sobrang nakakamangha na siya ay tunay na nakakaalam ng lahat ng bawat sitwasyon, bawat katiting na sitwasyon natin sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid. Hallelujah! So yun, simula nun, unti-unti ko talagang tinanong, Panginoon, mukhang ito yun na... Alam mo yun, nung conference kasi maraming tao, maraming talaga nagpe-pray sa akin. Hindi pa nag-altar call, nagpe-preaching pa lang yung guest speaker noon na Amerikano. Hindi ko alam kung bakit umiiyak na gano'n. Sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, eh, yun. Sabi ko, Panginoon, ito na talaga ata yung totoo. Ito ba talaga yun, yung pagiging isang Kristiyano? Mali ba yung Roman Catholic na kinagisnan ko 30 years? Sabi ko ganun. Pero totoo, mga kapatid, ang banal na Espiritu, hallelujah, na nasa bawat isa sa atin. Hallelujah! Ang siyang nagbibigay sa atin ng karunungan, ng kaalaman. Kasi mga kapatid, hallelujah, nung simula nung pumunta ako dito, walang sa mga ka-sisters natin, maging si pastor, hindi niya sinasabi sa akin kung anong dapat gawin. Alam mo yung,
Huwag kang magpaputol ng buhok. Huwag kang magsuot ng ganyan. Huwag kang magganyan. Walang ganun. Pero alam mo yun, yung banal na spirito na nasa akin ay sobra yung hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Yung pangungusap niya na sa tuwing isang scripture lang, hallelujah, yung pagbasa ko lang sa Biblia, na bakit ganito ko agad naiintindihan to, na noon ay hindi, yung pagbinabasa ko noon, kasi may Bible na ako noon pala, ano to? Yung parang ganon. Pero simula nung, hallelujah, nung mapuspos ako, nung nabigyan ako ng Panginoon ng kanyang banal na spirito, hallelujah, na naniniwala ako ng bawat isa sa atin ay meron, purihin ang Panginoon, hallelujah, ay isang nagbigay sa akin, hallelujah, ng karunungan at kaalaman kung bakit ako ngayon ay ito na. Marami pa rin akong, hallelujah, pagkukulang, pagkakamali, pero ang banal na spirito na nasa atin ay nandyan para sabihan tayo na, tama ba yan? Alam mo yung every situation, every decision na ginagawa ko, parang pag mali, nandyan agad yung banal na spirito na nasa atin, yung pangungusap ng Panginoon, na, dayan. Tama ba yan? Yung parang ganyan. Tapos, sobrang hallelujah sa Diyos ang lahat ng kapurian. Tunay na wala ako, mga kapatid, kung wala siya. Hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sabi mga kapatid sa Ephesians 1, verse 17, hallelujah. Yan, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya tayo ng spirito ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Hallelujah! So ang hallelujah, so ang Panginoon nagbigay sa atin ng hallelujah ng spirito ng karunungan. Pero merong times, merong pagkakataon, mga kapatid, na alam ko, nag-i-struggle, naglalaban yung flesh at saka yung spirit. Alam mo yung sinasabi sa'yo ng spirito na magsimba ka. Ilang beses ko na narinig to. Pero sinasabi ng katawan o ng laman na matulog ka kasi malamig. Hallelujah. Pero ano ang sabi ng Biblia sa pagsimba? Huwag nating baliwalain ang pag-ipon-ipon ng ating mga, hallelujah, ang pagsamba na ibinigay sa atin ng ang araw na itinilaga ng Panginoon para siya ay sambahin. Hallelujah! Ang sabi naman, mga kapatid, sa James or sa Santiago chapter 1 from verse 5 to 6, hallelujah! Ayan, ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, hallelujah, alam ko ako tarinay pa, kulang pa, I want more. Humingi siya sa Diyos, hallelujah, at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat, hallelujah. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Hallelujah. So dyan sa verse na yan, mga kapatid, hallelujah. Kasi minsan, humiling na tayo. Meron tayong prayer request. Ayun na. Pero minsan, mga kapatid, yung prayer request natin parang mali. Di ba? Brother Aaron, tumatawa si Brother Aaron. Kasi mga kapatid, sabihin, isi-share ko sa inyo yung testimony ni Brother Aaron kasi nahiya siya. Si Brother Aaron, sabi niya, Sister Diane, tulungan mo naman ako makahanap ng bagong kaisa or ng another kaisa, baka pwede lumipat ako. Tapos, parang naisip ko, ano yung visa mo? Ano yung parang sa sinabi niya na gano'n, yung pumasok sa isip ko, minsan meron tayong healing, pag-healing na mali. Sabi ko kay Brother Aaron, anong pangungusap sa'yo ng Panginoon?
Sinasabi ba niya sa'yo na maghanap ka ng ibang trabaho? O sinasabi niya sa'yo na mahumiling ka na ang iyong kais, ang boss mo ay umano, bumait. Hallelujah. So hindi mo kailangan lumipat ng trabaho. Kailangan mong humiling sa Panginoon na Panginoon, touch my employer. Hallelujah. Alam mo, hinipuin mo, Panginoon, to kasi alam mo yung situation ko ngayon, Panginoon. Ang bigat ng trabaho, Panginoon. Pero sabi mo sa akin, humiling ako. Kung meron kang trabaho, Panginoon, na para sa akin, ibigay mo. Ano yung kalooban mo? Kasi sa every time na naghihiling tayo ng healing, na humihingi tayo sa Panginoon, ang kailangan nating, ang number one doon, mga kapatid, na sinasabi natin, na nabangkit sa Matthew 6:10. Basahin nyo na lang mamaya. Matthew 6, yung buong chapter nun. Lord's Prayer, ang sabi nun, God's will be done. Hallelujah. Kasi minsan, alam mo yun, yung sarili natin kagustuhan yung gusto natin. Pero ang Panginoon, meron siyang sariling kagustuhan, meron siyang sariling kalooban. Hallelujah. So yun, sabi ko, humiling, mag-pray ka ulit for the second time. Sabi mo, Panginoon, kung gusto mong bigyan ako ng trabaho, bibigyan mo ako ng panibagong trabaho. Pero kung gusto mo na dito talaga ako sa trabahong to, na meron kang gustong ipagawa sa akin sa trabahong to, hipuin mo, Panginoon, ang aking employer, ang aking boss, ang aking supervisor na pagaanan ang aking trabaho kasi mali naman talaga sa mali. Kasi meron naman talagang trabaho na hindi talaga dapat sa tao. Dapat talaga machine. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang kabutihan. So, yun. Sabi naman mga kapatid sa Philippians, Philippos 4, verse 6 to 7. Subalit, thank you, Sister Leia. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Di ba, Brother Aaron? Purihin ang Diyos. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may ano? May pasasalamat, mga kapatid. Ano ibig sabihin nun? Kapag tayo ay humiling na may pasasalamat, parang kiniklaim na natin. Humihiling pa lang tayo, Panginoon, kung kalooban mo ito, salamat po. Hallelujah. So verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah. So merong mga situation na hindi talaga maunawaan ng mga tao sa paligid natin. Yung hindi pa nakakakilala ng hallelujah, ng katotohanan. Kasi sa trabaho ko, mga kapatid, natatawa din ako sa mga reaction ng nurse. Kasi every time na, alam mo yung sabi, isang araw, last year ata yon, nung dalawang beses na, una, nagkaroon ng lindol, nag-vibrate yung cellphone. Tapos, marami ang hindi na nakatulog kasi nagpanic. Nagpanic kasi baka lumindol ulit. Ganon. Tapos, after ilang days, nag-vibrate ulit yung phone at false alarm. Nagkaroon ng false alarm. Yung wala naman talagang lindol, pero nagkamali na nagkaroon ng false alarm na tumunog yung mga nag-vibrate. Nagkaroon ng notice yung mga phone ng tao. Tapos, sabi nung nurse na katrabaho ko, Dayan, nung ano, di ba lumindol? Alam mo ba, hindi na ako nakatulog. Simula na lumindol. Sabi ko, bakit? Kasi nagpapanik ako, simpay tayo, sabi niya. Ganun na, nagpapanik siya, nag-aalala siya, bakit baka lumindol ulit. Sabi niya, ikaw, Dayan, nakatulog ka ba ulit? Oo. Nag-vibrate, pinatay ko, nag-pray ako at natulog ako. Tapos sabi nung nurse, siyawasina. Alam mo yung, ang saya mo naman, yung parang ganon. So hindi niya maunawaan kung bakit ganon yung reaction ko na yung parang pabaya ka naman, yung parang ganyan nasa isip niya. Pero yung faith ko, alam mo yun, Panginoon, ikaw ang bahala sa amin, ganon. Tapos sumunod na ano, nagkaroon ng false alarm.
nakatulog ka rin ba? Kasi ako, sabihin ko sa'yo, hindi talaga ako nakatulog. Kaya, puyat ako nung pumasok ako ng tao. Sabi niya, oo, tumunog, pinindot ko. At natulog agad ako. At tuloy-tuloy yung tulog ko. Sabi niya, siyawasin ah. Hindi maunawaan nila kung bakit ganun yung dayan naman. Hindi ka ba nag-aalala yung mga anak mo? Tatlo yun, paano mo yung handa? Paano ka mag-i-evacuate? Ganun. Pero alam mo yun, sa kapayapaan ng Diyos, alam mo yun, yung peace natin, yung trust natin sa Panginoon na hallelujah, nandyan siya para hallelujah, bigyan tayo ng protection. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sabi naman mga kapatid sa Proverbs, Kawikaan 13, verse 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh, ating Panginoong Jesus, ang iyong mga gawain at mapagtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So, hallelujah, sa lahat ng ating ginagawa, kailangan nandun yung faith natin, yung paniniwala natin sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Na kahit ngayon, medyo meron tayong sa pakiramdam natin, meron pinapagawa ang Panginoon sa atin, pero parang wala pa. Pero kailangan natin ipagkatiwala, sabihin natin, Panginoon, ikaw ang Diyos na nasa amin. Ikaw ang magbibigay sa amin ng hallelujah, ng gabay, at ng lahat, at sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman na iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Thank you, Jesus. So bumalik tayo, mga kapatid, kay Solomon. Alam ko lahat tayo dito mahal ng Panginoon. Amen? Katulad ni Solomon, mahal natin ang Panginoon. At katulad din ni Solomon, alam ko mahal din natin ang ating mga tao sa paligid natin. At ang gusto kong hilingin natin ngayon, mga kapatid, yung bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan. Diba sabi niya, humiling tayo at ibibigay sa atin. Pero ano ang hihilingin natin? Maging katulad tayo ni Solomon na hindi natin hilingin yung mga bagay. Yung bahay, kotse, ari-arian sa Pinas. Makapag-travel around the world. Ano? Hallelujah. Pero maging katulad tayo ni Solomon, mga kapatid, ni Solomon, na hiniling natin. Anong hiniling niya, mga kapatid? Amen! Wisdom! Tagalog. Tagalogin natin. Sabi ni, karunungan at kaalaman. Hallelujah! So, ngayong hapon, mga kapatid, hinihiling ko. Ako rin, gusto ko rin mas marami pang karunungan at kaalaman ang ibigay ng Panginoon. Dahil, alam ko, lahat tayo sa atin may burden. Burden sa mga kapamilya, katrabaho, kaibigan. Kasi ang sabi sa John 3:3, kapamilya, John 3:3, you cannot see the kingdom of God unless you are born again. Hallelujah. Hindi ganong kadali na sabihin mo, yung mga tao, alam mo mga kapatid, lalo na yung mga tao pag nag-commute, ngayon kasi ngayon nag-commute pa rin ako sa Densya. Sa tuwing makikita ko yung mga taong nakahilera, tapos nandito ka, ang dami-dami nila noon, sabi ko, God, saan sila pamunta? Wala naman tayong karapatan na husgahan sila, pero ang sabi ng iyong salita, you cannot see the kingdom of God unless you are not born again. Hallelujah. So, hilingin natin mga kapatid sa Panginoon ang karunungan kung ano yung eksakto. Alam ko may mga iba-iba yung situation natin. Kung paano natin ipapabahagi yung nararanasan natin ngayon. Kasi tayo, di ba, ako, sinasabi ko yung parang okay lang na kahit mamaya mangyari na yung second coming, yung judgment. Napupunta ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Pero Panginoon, wag muna. Gamitin mo muna kami, ako Panginoon, para maligtas ang aking mga kapamilya.
kamag-anak, katrabaho ang aming mga mahal sa buhay. So hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, anong ang karunungan na kailangan natin para magawa ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah. So alam ko, alam niyo yung kanta, mga kapatid, na Jesus loves me. Jesus loves me, yes, I know. For the Bible tells me so. Pero alam niyo ba, mga kapatid, every time na kinakanta ko yan, yung nababago yung lyrics. Yung lyrics, nagbabago. Alam mo yung sa akin, Jesus loves you. Loves you, loves you, loves you. Yes, I know. For the Bible tells us so. So, alam na natin lahat naman tayo ng Panginoon. Pero, minsan kailangan baguhin ang lyrics. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. And the Bible tells us so. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon. Meron pang isang kanta, mga kapatid. King of Glory. Kinanta natin nung nakaraan lang. King of Glory fills this place. Fill this place. I just want to be with you. Gusto ko ulit baguhin yung lyrics. King of Glory. Fill this place. I just want them, hallelujah, to be with you. I don't want to be alone. Hallelujah. So, mari pa tayong tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa hallelujah. Sa hapon na ito na binigay mo ang iyong salita. Hallelujah sa amin, sa aking mga kapatid at sa akin. Panginoon, ang hinihiling namin, hallelujah, sa mga oras na ito, Panginoon, ng iyong banal na spirito na nasa bawat isa sa amin, ang magbibigay sa amin ng karunungan kung paano gagawin, Panginoon. Kung paano namin ipapamahagi ang iyong salita, oh God. Dahil ayaw namin pumunta doon, Panginoon, na kami lang. Kaya gusto rin namin, Panginoon, ang aming kapamilya, aming kamag-anak, aming katrabaho. Kung pwede nga lang, Panginoon, lahat ng dadaanan namin na makakita sa amin ay automatic na madadala namin sa simbahan. Wala kaming kakayahan, Panginoon, pero ikaw, Panginoon, na nagligtas sa amin, na nagdala sa amin kung nasaan kami ngayon. Ang karunungan na meron kami, Panginoon, ngayon, ay hinihiling namin, Panginoon, hallelujah, na ibigay mo rin ng iyong banal na espiritu na ibinigay mo sa amin, Panginoon, ay ibigay mo rin sa aming mga kapamilya, sa aming mga katrabaho, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon, sa iyong lahat. Sa iyong lahat ng pasasalamat. Sa iyong lahat ng kapurihan. I give you all the glory. I give you all the praise, O God. I give you all the honor in Jesus' name. Patuloy tayo, mga kapat na manalangin. Hallelujah. Puri ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Napakaganda ng mensahe ngayong hapong ito, mga kapatid. Hallelujah. Pagpalain ka, Sister Diane. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, manalangin tayo, mga kapatid, ngayong hapong tayo. Magsiparito po tayo lahat sa harapan. Ipanalangin natin. Hallelujah. Isa lang ang gustong ipahiwatig ng Panginoon sa atin ngayong hapong itong mensaheng ito. Amen. Ipanalangin tayo.